Welcome back sa ating channel, mga kaibigan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please do like, subscribe, and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Mga kaibigan, Milan Lindomar nagpalabas ng kanyang reaction dahil nakasparing nito si Janvel Casimiro Mare. At ang sabi ni Milan Lindomar is parang kuryente daw ang suntok ni Cuadruanas pag ika'y tinamaan. Well, kung napanood nyo yung mga sparring ni Milan Melindo at Janvel Casimiro, sa unang sparring nila, hindi po siya nagsuot ng headgear, mga kaibigan. So kapag nagsparring ka sa isang world champion, former world champion at saka professional na boxer, pag wala kang headgear, mga kapatid, hindi ka lang makukuryente, maalog talaga ang utak. Well, okay na yan, may kuryente. Pero nung naglaban sila ni Tumbua, mga kaibigan, na knockdown si Tumbua sa 6th round. Pero hindi natulog, mga kaibigan. Umabot pa ng 12 rounds at nakaganti pa kay Cuadruanas na kapatama si Tumbua. So ibig sabihin, may kuryente nga ang suntok nito. Pero low voltage, mga kaibigan. Mababa ang boltahe ng kanyang suntok. Ang kuryente nun is mababa lang. Di natin alam kung bakit. At yun sa laban nila ni Uguni, mga kaibigan. May mga patamang malalakas sa ulo ni Uguni, si Cuadruanas. May kuryente ang suntok, pero hindi na knockout. Natapos ang laban sa technical draw dahil sa hitbat, mga kapatid. So may kuryente nga, Milan Melindo, tama ang sabi mo. May kuryente ang suntok ni Alas. Pero pagdating sa lakas nito is mababa ang bultay. Well, October 13, mga kaibigan, abangan natin kung gaano kalakas ang kuryente ng suntok ni Cuadruanas. High voltage ba to? Highly dangerous ba to? Or tawag natin electrical hazard, high voltage, or baka low voltage at magpa-power trip pa, mga kaibigan. So, as usual, abangan natin ang laban ni Cuadruanas. Support natin, mga kaibigan. Dahil siya lamang ang tatalo kay Naoya Inoue at wala nang iba pa. Thank you so much for watching, yan. Bye-bye.